Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Pagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sagot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maala. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdala. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matala. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kong kikilanin. Pag sila'y tumawag, naghihanda ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantong palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligtan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Glory to God! Isang mabiyaya at mapagpalang gabi po sa ating lahat, viewing over YouTube at ganoon din sa mga kapatid natin, nakikinig over DWXI. Ayan po, ano? Isang mabiyaya at mapagpalang gabi po ang pagbati po namin sa inyong lahat at patuloy ang pag-aanyaya ng Diyos na kayo'y tumungo sa lugar na ito na pinagpala ng Diyos. Ano? Kumalapit lamang kayo within Makati area lamang po ang ating mga tahanan ay inaanyayahan po kayo ng ating Yahweh El Shaddai na tumungo at makasama namin sa pagbibigay pagpupuri sa ating Diyos. So, marami pa pong space, ano? At iniintay po kayo ng Lord ngayong araw na ito. Ganun pa man yung mga kapatid natin around the world, kaisa po natin, viewing over YouTube, alam ko po na ang Diyos ay hindi maikli ang kanyang kamay sa pakikiisa niyo po sa amin. Sa pananambahan ngayong araw na ito, aabutin din kayo ng biyaya at pagpapala ng ating Yahweh El Shaddai. So, live na live po ang gawain po natin
Ngayong araw pong ito, dalangin namin sa buong programa ng gabing ito ay maghatid po sa atin ng biyaya at pagpapala. Amen. Glory to God. Ayan po, ano, at marami pa po, ano, mahaba-haba po yung oras po natin. At yun po, yung ibang nanggagaling pa sa kanilang mga trabaho, dalangin po namin na gabayan po kayo ng Banal na Espiritu ng Panginoon at gabayan kayo patungo sa lugar na ito. At naniniwala ako sa bawat pagkakaisa po natin o pagdalo po natin sa gawain ng Panginoon, iba yung pagpapala ang ating tinatanggap ngayong araw na ito. Amen. So glory to God. At sa pagkakataon pong ito, syempre pa po, ano, bago tayo magpasimula ngayong araw na ito, minsan pa, hinihiling ko po na magkaisa po tayo sa pagdulog sa ating Diyos at tingin natin ang paggabay ng Diyos ngayong araw na ito sa pamamagitan ng pagkakaisa po natin sa pananalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang mapagpala aming Yahweh El Shaddai, lubos ka naming pinupuri, pinasasalamatan, at dinadakila. Salamat o Diyos minsan pa sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin at muling pagkakataon na kami makapag-alay ng aming pasasalamat. Patid mo, O Diyos, ang lahat na nangyari sa buong maghapon na ito. At minsan pa, hiling namin ang kahabagan mo, Panginoon, ay pagkaloob sa bawat isa sa amin. Linisin ang aming puso't isipan, patawarin kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo, maging sa aming kapwa-tao. Hiling namin, O Diyos, ang patuloy ng pagkilos ng iyong Banal na Espiritu Santo. Hinihiling namin, Panginoon, na patuloy kang manahan sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, ang araw na ito ay maghatid ng tunay na biyaya at pagpapala sa aming lahat. Nagkakaisa kami sa pananalangin ngayong araw na ito, maging aming mga kapatid around the world, nanunood, kaisa namin na nakikinig, Panginoon. Ano man ang mga kahilingan ng kanilang buhay, Panginoon, naniniwala kami na ito'y kinatagpo mo na. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa iyo walang imposible, maging ang mga taong nasa banig ng karamdaman, Panginoon, na inilalapit namin sa iyo at hiling namin, Panginoon, ang pagpatuloy na paghahatid ng kagalingan sa kanilang buhay, sa kanilang pangangatawan. At hayaan mo, Panginoon, na bigyan din sila ng pagkakataon na makasama namin sila sa lugar na ito na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. O Diyos, pagpalain mo ang lugar na ito, pagpalain mo, Panginoon, ang mga manunugtog, ang mga awit, maging ang taong ang lalaking gagamitin mo mamaya, o Diyos, na maghahayag na yung mabuting balita. Hayaan mo, Panginoon, na gamitin siya ng may kapangyarihan. At tunay nga po, Panginoon, ang lahat ng salita na mamumutawi sa kanya, Panginoon, ay nagbumula sa iyo at maghahatid din naman po ng pagpapala sa bawat isa po sa amin. O Diyos, tunay nga po, lubos kaming umaasa sa pagkilos mo ngayong araw na ito at inaangkin na namin, Panginoon, ang 100% tagumpay na ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, muli po kami nagbabalik na aming parangal, papuri, pagsamba sa pamamagitan ng yung bugtong na anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Kasama na yung Banal na Espiritu Santo, ganun din sa mabisang pananalangin ng Mahal na Birhing Maria. Amen at amen sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. At minsan pa, palakpakan natin malakas sa malakas ang ating Diyos. At sa araw pong ito, ayan po, ano, syempre pa, sa pasimula po, tayo mag-aalay ng ating pasasalamat sa lahat ng kabutihan ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya aanyayahan po namin kayo na tayo dudulog sa Diyos. Ayan, at ihatid natin ang ating panambahan sa ating Yahweh El Shaddai. At sa oras na ito, sasamahan tayo ng ating kapatid, Sister Marian Tobera. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos. Amen. Tunay nga po na ang papuri ay nararapat lamang na ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Amen. Yan. At sa mga oras na ito, atin pong enjoy ang presence ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Hayaan po natin na sa ating buhay ay patuloy po tayong katagpuin ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Naririto po kami, aming Diyos Ama, na patuloy na humihingi, nagpapakumbabang dumudulog sa iyo. Hayaan mo po na malaya po kaming makalapit sa iyong pong harapan. Hallelujah.
Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Minsan pa, narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin, Panginoon, ang karigtan ng iyong mukha. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha. Sumasamo, O Diyos, sumasamo sa iyong pagkilos. Amen. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin, kami katagpuin. Iparanas mo, Panginoon, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Diyos, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Minsan pa, hallelujah, narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin, hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, sa iyong pagkilos. At sa himig, at sa himig iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Diyos, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Diyos, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa puspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ka, dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Panginoon, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ka, dakila ang iyong ngalan. Samang tinig ating awitin,
Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Opo, Panginoon. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong awitin natin, iparanas mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang tanging inaasam ng aming mga puso, Panginoon. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hayaan mo na dito sa lupa maranasan namin ang iyong kaluwalhatian. Puspusin kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong nalangitan hanggat ang aming kaluluwa, Panginoon, hanggat ang aming kaluluwa puspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Bumaba. Hallelujah. Hallelujah. Ang kalangitan. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dakila ang iyong ngalan. Amen. Minsan pa, hanggat ang aming kaluluwa, Panginoon. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ka. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon, ang dakilang Diyos ng ating buhay. Hallelujah. Praise. Amen, 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 amen. Praise God. Tunay nga po, no, sabi po na naririnig natin sa Biblia, sa presensya ng Panginoon, nararanasan natin ang kagalakan. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. At higit sa lahat, nagagalak ang ating Panginoon na tayo ay tumugon sa kanyang panawagan. Amen po. Amen. Hallelujah. At tayo pong mga anak ng Diyos na kanyang tinawag, ang sabi nga po sa kanyang mga salita, napakagandang tignan sa mga magkakapatid na sama-samang umaawit at nagpupuri sa ating Panginoon. Amen! Amen. Ay at inaanyayahan po namin ano po sa lahat ng nakakapakinig sa ating pong himpilang pinagpala, sa mga nakatune in po sa YouTube, sa ating pong Delta Broadcasting System, at sa naririto po, napakaraming anghel, napakaraming mga mananampalataya na sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Halina at sama-samang magpuri sa ating praise Diyos God na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Halina at sama-sama! Halina at sama-sama purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya, awitan natin siya. Ipalakpak ka mga kamay, ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen.
pray. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Awitan natin siya. Ipalakpak ang mga kamay. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas sa ikawan. Lahat ay magsabi. Ay magsabi. Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Purihin natin siya. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak ang mga kamay. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi. Diyos ay buhay. Sama-samang ipalakpak ang mga kamay. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi. Diyos ay buhay. Isa't pa, ipalakpak ang mga kamay. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabi. Diyos ay buhay. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos. Kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Nakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Minsan pa, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kami nagpupuri sa'yo. Amen. Kataas-taas ang Diyos. Kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Minsan pa, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos. Kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka. Dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. Ang lahat ay sumigaw. Sumigaw. Woo! Sa kalahi. Yes. Ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Sumigaw. Woo! Sa kalahi. Yes. Ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri. Wagas na papuri. Sa Kanya ay ibigay. Purihin siya. Awitan siya. Luwalatiin siya. Isa't pa ang lahat ay sumigaw. Sumigaw. Woo! Sa gala. Yes. Ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Sumigaw. Woo! Sa gala. Yes. Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri. Wagas na papuri. Sa Kanya ay ibigay. Purihin siya. Awitan siya. Luwalatiin siya. Wagas na papuri. Wagas na papuri. Sa Kanya ay ibigay. Purihin siya. Awitan siya. Luwalatiin siya. Sumigaw. Sumigaw. Woo! Sa galak. Yes. Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Ang lahat ay sumigaw. Sumigaw. Sa galak. Yes. Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Sumigaw. Woo! Amen. Patuloy pa po natin papurihan ang ating Diyos.
Diyos na buhay. Halina at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Halina at magpuri. Halina at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya, sa Kanya ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan. Luluhod ang sandaigdigan. Ang mga langit at lupa, si Jesus ay ipapahaya, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Amen. Amen. Isan pa, halina at magpuri sa ating Panginoon. Halina at magpuri. Sama-samang itaas sa mga kamay. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya ay umawi. Ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan. Luluhod ang sandaigdigan. Ang mga langit at lupa, si Jesus ay ipapahaya, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan. Siya ang ilaw ng ating bayan. Ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas. Ang Diyos ng Pilipinas. Siya ang Diyos na nagliligtas, ang magpawalang hanggang Panginoon. Halina at magpuri. Amen. At magpuri. Itaas ang ngalan ng Diyos. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya'y umawi. Sa Kanya. Sa Kanya. Ay umawi. Pagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan. Luluhod ang sandaigdigan. Ang mga langit at lupa, si Jesus ay ipapahaya, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa Kanyang kaharian. 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 Amen! Praise God! Hallelujah! Naniniwala na siya ay kabilang sa kaharian ng Diyos, patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Yes. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Minsan pa, sabay-sabay po nating awitan at palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Purihin ka, O Diyos, oh, purihin ka, purihin ka, O Diyos, oh, purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Isang pa, purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos, oh, purihin ka, purihin ka, O Diyos, oh, purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos, oh, purihin
purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Sa kalawakan ay purihin ang dakilang ngalan mo. Ang buwan at araw at itwin ay sasamba sa'yo. Sa sandaigdigan ay purihin, dakilang luwalhatiin ka. Lahat ng hari at mga bansa, at mga bansa. O purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Sa kalawakan ay purihin ang dakilang ngalan mo. Ang buwan at araw at bituin ay sasamba sa'yo. Sa sandaigdigan ay purihin, dakilang luwalhatiin ka. Lahat ng lahi at mga bansa. Minsan pa, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Sa kalawakan, sa kalawakan ay purihin ang dakilang ngalan mo. Lahat ng araw at bituin ay sasamba sa'yo. Sa sandaigdigan ay purihin, dakilang luwalhatiin ka. Lahat ng lahi at mga bansa. Sa kalawakan ay purihin, sa kalawakan ay purihin ang dakilang ngalan mo. Lahat ng araw at bituin ay sasamba sa'yo. Sa sandaigdigan ay purihin, dakilang luwalhatiin ka. Lahat ng lahi at mga bansa. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Sa ating mga puso. Purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Sasama-samang tinig. Purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ka, O Diyos, O purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin siya. Amen. Hallelujah. Amen. Karapat-dapat lamang na ang papuri ay para sa ating Panginoon. Amen. Amen po, mga kapatid. Ayan, ano po, napakasarap po magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Sabi nga po, ito pong ginagawa natin ay preparasyon. Preparasyon lamang po ito para kapag dumating na po ang itinakda, sama-sama po tayong magpupuri sa kalangitan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya dito pa lamang po, ibigay na po natin ang the best na papuri para sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Tunay nga po, ano po, sabi nga po, kapag tayo ay nagpupuri, sumasamba, umaawit sa Panginoon, dalawang beses tayong nananalangin. Amen po? Kaya ako po naniniwala po ako na ano man po ang mga kahilingan natin sa mga oras na to, ano man po yung mga panalangin natin, alam ko po na hindi po naririnig po ng ating Panginoon ang lahat ng iyon. Naririnig ng Panginoon ang tibok
ng ating mga puso. Amen. Higit sa lahat na rinig ng Panginoon ang awit ng ating mga puso. Amen. Dahil alam ko po, lahat tayo ay special sa ating Diyos. Amen. Amen. Kaya po ngayon pa lang, humingi na po tayo ng special na panalangin para sa ating Diyos na alam nating imposible sa tao, pero sa Panginoon, walang imposible. Amen po? Hallelujah. Tunay nga po na sa bawat oras ng aming buhay, Panginoon, ang pagpupuri at pagpupugay ay tanging sa iyo lamang, O Diyos. Hayaan mo po, Panginoon, na sa aming pag-awit, sama-samang pag-awit sa iyo, ay makaabot sa iyong kalangitan, Panginoon, na isang mabangong handog na nagmumula sa aming mga puso. Hayaan mo po, Panginoon, kasama ng pag-awit ng mga libu-libong anghel mo, Lord God, sa kalangitan, mapapurihan, madakila namin ang iyong kaluwalhati, ang iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, nararapat ang lahat ng papuri sa iyo, aming Ama, sa napakadakilang pag-ibig na ipinagkaloob mo po sa amin, ang iyong bugtong na anak. Hallelujah! Hallelujah! Papurihin ka, aming Ama. Sambahin ang iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah! Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang niyaalay ng mga anghel at nilikha, isang tinig na malugod na pagsamba. Walang hanggan, pagpupugay ang inialay ng mga anghel at nilikha, isang tinig na malugod na pagsamba. Banal ang ating Panginoon. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos. Kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman.
sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka. Ang kabutihan bukas ngayon maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka. Isang pa, sa'yo ang karangalan, Panginoon, haleluya. Sa'yo ang karangalan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon, maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon, maghari ka. Haleluya! Haleluya! Puri! Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, haleluya, purihin ka. Haleluya, purihin ka. Dakilang ari, luwalatiin ka. Makapangyarihan, kataas sa asa. Pinupuri ka namin, namin, Panginoon. Oh, purihin ka. Haleluya. Oh, bayan ng Diyos. Sama-sama at magpuri sa ating Panginoon. Oh, haleluya. 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 Purihin ka. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bayan ng Diyos, sama-sama magpuri sa Panginoon. Haleluya.
ikaw ang Diyos na pagkailanman. Oh, hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, dakilang hari, dakilang hari. Amen! Luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos. Pupurihin ka sa awit, Panginoon. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aming piling. Itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan. Ang iyong kaluwat, hati at kadakilan mo. Di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aming titig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Iba sa kalangitan, ang iyong kaluwalhati at kadakilan mo, di mapapantayan. Pagkat ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, hallelujah! Tunay na Diyos, ikay walang katulad, ikay nag-isa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Suliranin natin. Andiyan ang ating tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos na walang katulad, walang kapantay, na kayang tumugon sa lahat ng ating mga suliranin, yes, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Yes, Lord. Ang kailangan lamang natin gawin ay magtiwala sa Kanya. Yes, Lord. Magtiwala tayo na kaya niyang gawin ang lahat ng imposible sa ating buhay. Magtiwala tayo na kahit kailan, hindi tayo iiwan ng ating tunay na Diyos. Amen. Sa Kanya ang kalangalan, sa Kanya ang kalakasan, sa Kanya nagpumula ang pangangailangan natin. Amen. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Amen. Sa'yo ang aming awit, yes, Lord.
nais marinig ng Diyos ang ating mga tinig na nagpupuri. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tinggi ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Salamat po. O purihin ka. Sa iyong papuri. Sa iyong pagluwalhati. Papuri sa iyo ang lahat ng pagluwalhat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa malakas na palakpak. Pagpupuri para sa ating Diyos. Yung palakpak niyo para sa ating Diyos yan. Amen po ba? Kaya kung gusto niyo umuwi kayong pinagpala, huwag niyo titipirin ang Diyos ngayong araw na ito. Amen. Glory to God, malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. At malakas na hallelujah! Yun ako, ang lakas, yun na ba yung lakas natin? Yung mas malakas pa dyan, hallelujah! Purihin ng Diyos! Hallelujah, glory to God. Naniniwala ba kayo nakasama natin ng Diyos ngayong araw na ito? Amen. At hindi na sayang yung pag-awit natin kanina, no? Yung pagdulog natin sa ating Diyos. Maniwala kayo, anuman yung kahilingan nyo sa araw na ito, sa oras ding ito, pinagkaloob na ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ngayon palang answered prayer na tayo. Amen. Kaya sabihin mo nyo sa iyong katabi, kapatid, huwag ka na mag-alala sa mga request mo dahil ngayong araw na ito, ipinagkaloob na ni Yahweh El Shaddai
sa iyo ang lahat ng kahilingan mo. Anong tugon nila? Amen. Yung mga answered prayer po, malakpak na ng malakas na malakas para sa ating Diyos. At upo na po tayo, enjoy po natin ang ating yung presence ng Panginoon, no? Na naandito talaga siya at kasama natin ang Diyos. Naniniwala ba kayo sa pagtitipon natin, laging kasama po natin ang Diyos? Amen. Dapat maniwala po tayo doon, or else sayang lang ang pagpunta natin dito sa lugar na ito kung hindi tayo maniniwala o mananampalataya na kasama natin ang Diyos. Actually, nauna na siya eh. Nandito na siya kanina at kanina pa kayo hinihintay ng Diyos. Kaya yung mga kapatid natin dyan, ano, ipapanawagan po natin, nakikinig over DWXI, malapit lamang po kayo sa lugar na ito, eh inaanyayahan kayong patuloy na ating i-awel siya dahil na mapagpala po ang ating buhay sa pamamagitan po ng pakikiisa po natin, ano, sa gawain. Ngayong araw pong ito, araw ng Webes. No, kung wala naman po kayong ginagawa sa inyong tahanan, tumungo po kayo dito sa lugar na pinagpala ng ating Diyos. Amen po! Okay, malakas na palakpak para sa ating Diyos. Ayan, napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Sino naniniwalang mabuti ang Diyos? O, dapat maniwala tayo dahil yung pagpunta nyo dito, eh, yan yung bunga ng kabutihan ng Diyos. Totoo po ba yun? Hindi yan aksidente yung pagpunta nyo dito. Hindi dahil sa gusto nyo lang, kundi itinakta na ito ng Diyos. Ang araw na ito para sa inyo. Higit sa lahat, katagpuin natin ang Diyos sa lugar na ito, no? At maranasan natin yung kanyang pagkilos, ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At higit sa lahat, ang kanyang pagmamahal. Amen? Sabi nga, yung mga mahal ng Diyos, yun yung tinatawag niya eh. Amen? Ayan, ano? Oo, pinauulan sa mabuti at makasalanan ang biyaya ng Panginoon. Pero hindi ba kayo nagugulat? Special kayo ngayong araw na ito sa harapan ng ating Diyos. Kaya kung special kayo, may special din kayong tatanggapin mula sa ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Ayan, palakpakan natin ng malakas na malakas ang ating Diyos. So glory to God, at syempre pa nasa second part tayo ngayon, ating programa, saan ipagsisigawan natin ang kadakilaan ng Diyos. Alam niyo po, araw-araw yun yung mga familiar faces, andito po kayo eh. Alam ko po, ang dami po talagang ginawa ng Diyos sa inyong buhay, amen? Kaya kayo pa balik-balik sa lugar na ito. Huwag po kayong makontento kung isang beses na kayo ma-answered prayer, kasi araw-araw sa pagtatagpo natin sa ating Panginoon, ano man ang dunulog natin, laging answered prayer. Amen po ba? Kaya at alam ko po, sa oras na ito, may mga dala-dala kayong buhay na patotoo. Amen po ba? Tama po ba ako? Ayan. At ganun din, patuloy ang paanyaya po natin sa ating mga kapatiran around the world. Malayo man kayo sa lugar na ito, pwede po rin kayong maging kabahagi ng programa ngayong araw na ito sa pamamagitan po ng pagsisend nyo ng inyong mga, ayan, online patotoo. At andyan po yung mga kapatid natin, Sister Ellen Prias, pwede nyo po, Sister Venice Godio, Sister Marian Tobera, at sa inyong minamahal na kapatid, Brother June Pablo po, no? Pero Olimar po kasi doon sa Facebook. So po, pwede nyo pong isend at maging bahagi po yan ng biyaya at pagpapala sa lahat naman ng nakikinig over DWXI, at ganoon din sa mga nanonood sa oras. Naniniwala ba kayo milyon-milyon ang taong kaisa natin ngayong araw na ito? Maaring yung iba dito may bilang lang tayo, no? Pero sa programang ito, yung iba nga nagpupuyat para sa gawain ng Panginoon. Pero alam niyo po, napaka-privilege po natin, ano? Sa oras na ito, ipinagkaloob ng Diyos ang biyaya at pagpapala sa inyong lahat na naparito. Amen po ba? So, sinong handa nang magpatotoo? Sige, taas nga ang kamay. Sabi niyo, tinanggap niyo yung biyaya, pero parang nag-isip kayo, nagduda kayo sa kabutihan ng Diyos. Sige, taas ang mga kamay na mga pinagpala na anak ng Diyos. Taas ang kamay. O, yan, wag po kayong matakot, hindi naman po nangangain yung mic. Hindi po siya nangangain. Alam niyo po, diba? Bawat oras, kanina inawat natin, bawat oras, pagkakataon, yung mga anghel nga ng Diyos, nagpupuri eh. Hindi, wala silang tigil sa pagpupuri. Ganun din dapat ang mga anak ng Diyos, kasi araw-araw, tinanggap natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. At hindi daw dapat ikahiya yung ating paghahatid ng ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng buhay na patotoo. Amen po.
Kasi alam niyo po, sabi ko nga kanina, pag-gising natin sa umaga, tinanggap na natin yung pinakamalaking biyaya. Alam niyo po ba yun? Ha? Alam niyo, wala naman sigurong patay dito. Alam niyo po, buhay po tayo. Amen? Yun ay napakalaking biyaya ng Panginoon. And anong oras na ngayon hanggang ngayon, binubuhay pa rin tayo ng Diyos. Ibig sabihin, yung pag-ibig, provision ng Diyos ay tinatanggap natin oras-oras sa ating buhay at marapat lamang natin siyang pasalamatan. Amen po ba? Okay, sige. Bigyan lakas natin ng ating loob, ano? At tayo magpapatotoo sa oras na ito. Again, sino ang magpapatotoo? Taas ang kamay. Oh, yan. Sige, may nagtaas naman. Sige, halika dito. At susunod namin yan. Alam ko po, susunod-sunod na po yan. So, ibibigay po natin ang pagdakila sa ating Panginoon. So, para mas maganda po, ano, maging, sabi nga, brief and concise po yung ating pagpapatotoo. Ang lahat ng pagdakila ay para sa ating Diyos po, ha? Okay. So, sige, magpakilala po kayo. Glory to God. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Sa ating mga listener, at the same time, yung watching over our internet, our programming online sa ating YouTube, sa ating Delta Broadcasting System, at sa ating Facebook page. At gusto ko pong batiin, magandang gabi po kay Brother Mike, Sister Belen, and family. At saka po kayo lahat nandito, at listener over the radio, watching there and abroad. Whatever is the hour or whatever is the hour of they are watching us in us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ay papatotoo ko lang po kasi po nung kahapon lang yata ito nung isang araw ano po sunod parang kasi sabi ko kung dito lang sa bahay kasi sabi humingi ka at bibigyan ka ng Panginoon. Tapos, kailangan lumabas ka para kung sa bahay lang iikot ikaw, hindi naman babagsak, di ba? Hindi naman babagsak sa bahay. May siguro merong magiging bisita, pero ikaw dapat ang maghanap. So, naghanap ako at hindi naman actually naghanap. Pumunta lang ako, parang relax lang as usual, yun ang yung ginagawa na meron kayong pinag-uusapan ng isang sister. At along sa pag-uusap namin na biglang dumating din yung isang hindi naman namin ka-sister, neighbor, kapatid, parang kapitbahay lang namin. Pero hindi ko masyadong kilala, siya lang may kilala dun sa isang sister. At sabi niya, meron siyang mga kailangan, yung magdadasal sa bahay niya, saka bibili ng langis, kasi masakit yung kanyang itong braso. Hindi raw niya maitaas pag umaga. Tapos di may dala na, nagkataon lang may dala akong langis. Di bumili na siya. O sige ka ako, hindi naman ako manghihilot pero hihilot-hilotin ko lang, konting masahe. Tapos, 1+1=3, power. At kanina nagkita ulit kami ng babae. At hindi po siya sister dito, kaya lang inimbitahan ko siya rito. Oo naman agad. At hindi na niya nirereklamo yung kanyang braso. Pero hindi po ako nagpagaling noon na si Lord. At suggestion ko lang niya sa kanya, masamasahin mo na lang. At saka pag umaga, itataas-taas mo ng dahan-dahan. Hindi wag mong bibiglain kung masakit yon. At mag-exercise ka na sa iyong kamay. At nagpabili siya ng langis, tapos nagpahilot. Tapos meron pa kaming pinag-usapang iba. Lalo na kanina nagkita na naman kami at meron na naman siyang ibang pinapagawa. May pupuntahan kami dito sa somewhere in Makati, yung mortgage home. Meron siyang tinatanong, nagpapasama. So, sasamahan ko lang siya. At at same time, magtatanong kami sa iba pa naming pangangailangan dyan sa opisina ng home mortgage. At
Yung ibang pag-uusapan, siyempre, ang magsasabi na yung taga-Homorges. Hindi na, at siyempre, alam nyo na yung pag-Homorges tungkol sa House and Lot. At doon nila kami mag-uusap siguro. Nagse-set up pa kami ng ibang araw na pumunta kami dyan. At another day na inimbitahan ko nga siya dito sa El Shaddai kasi kare-retired niya lang sa kanyang trabaho. Siya ay isang teacher. At retired pa lang ngayon, hinihintay na lang niya yung, alam niyo na yung mga retirement nila. At salamat po sa Diyos kasi parang talagang yung out of my consciousness, out of my not planning, wala naman akong planong kung ano, bigla na lang siyang pumasok sa aming pag-uusap. Talaga naman ang Diyos, hindi mo naman bigla-bigla na lang dumarating. Pero salamat po sa Diyos. Salamat po sa kanyang financial blessing na binigay. Tapos nagpapabili pa ng langis uli. Nakakailang langis na siya. Kabibili lang, bibili na naman. At tapos, yung pang magpapadasal sa iba pa. Papadasal. Pero hindi ako magdadasal. Yung tagadasal dun. At may iba pa kami gagawin. Salamat sa Diyos sa kapagtagpo ko sa Kanya dahil sa Diyos natagpuan ko siya. At all of the years, ilang taon na siya sa pagtuturo. Siya ay sa government. So matagal magturo ang teacher, matagal mag-retire. 61 yata siya, o ngayon 62. So salamat sa kanyang pagre-retire. At salamat po sa ating Panginoon na nagbibigay ng mga pagkakataon na hindi mo akalain magiging ganon, na develop yung pagiging magkaibigan. Babae po ito. At marami siyang tinatanong kasi puro trabaho siya noon. Kaya, thank you Lord, thank you Jesus, thank you sa iyong wisdom, divine provision, divine intervention, divine grace, divine mercy, at iba pang divine. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, praise Jesus. Praise God. Hallelujah. Kasapalakpak para sa ating Yahweh Shaddai. Ayan. So, glory, may pahabol pa si Nanay. Well, anyway, ayun po, maging daan at maging biyay at pagpapala po tayo sa ating kapwa, sa pamagitan nga. Po yun, na kapag-akay ng kaluluwa, so inaayaya niya. At naniniwala ko, narating ang panahon at pagkakataon, makakasama niya rin dito sa gawain. Ayan, hindi dahil sa nagre-retire po tayo, doon natin kakatagpuin ang ating Lord. Sa bawat panahon at pagkakataon, dahil nga doon sa karamdaman yun, nakarangan na siya ng kagalingan. At salamat dahil nakilala natin ang ating Yahweh Shaddai na tunay na Diyos na manggagamot na ipapakilala po natin ang Diyos. Kaya sa lahat ng tao na makakasalamuha po natin, pilitin po natin o maging pagkakataon po sa atin na lagi po nating ipakilala ang ating Yahweh El Shaddai. Amen po. Ayan, salamat din kay Lord dahil sa inyo po na alam ko na palagi naman silang dumadalo sa gawain ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng karunungan . Kaya nga hindi rin nawalay sa kanya yung 1 plus 1 equals 3. O, di ba sa mundo, kahangalan yun, 1 plus 1 equals 3. Pero dito kasi, na papaunawa natin sa kanila, na lagi natin kasama ang Diyos. Pagkasama natin ang Diyos, walang imposible. Anumang bagay na idulog natin, laging may pagtugon ang ating Diyos. Laging answered prayer ang bawat isa sa atin. So, yan mga kapatid, patuloy kayong inaanyayahan ng Diyos. Sa pamagitan ng inyong pagtayo dito, magiging daan din po yun ng biyaya at pagpapala. Susi yun para mabuksan yung pintuan ng pagpapala ng Diyos na tayo tatayo sa kalagitnaan at ipagsisigawan din natin ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa ating lahat. Amen po ba? Yan po So, ugaliin po natin yan pagdadalo tayo sa gawain. Maging excited po tayo. Magkaroon ng excitement ang ating puso na ipagsigawan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen po? Okay, praise the Lord. Yung susunod po, sige, lapit na po dito. At malakas na palakpak para sa ating Yahweh Shaddai. Good evening.
Brother Mike, Sister Belen, sa buong pamilya po, good evening. At sa lahat pong naririto, good evening po. Papasalamat po ulit ako sa Panginoon dahil ang buti po ng Panginoon, lagi po niya akong iniingatan. Lalo na po sa labas po, lagi po akong muntik masasagasaan. Pero salamat sa Diyos dahil iniingatan po niya ako. Bago po ako tumawid, tiningnan po naman po yung mga sasakyan. Alam kong wala pa po, malayo pa po yung nakamotor. Pero salamat sa Diyos dahil ang buti po ng Panginoon dahil nung sa kalagitnaan na po ako, nasa harapan ko na po yung motor. Pero salamat sa Diyos dahil ang pag-iingat po talaga ni Lord sa atin. Lagi po niya tayong iniingatan. At ganun din po, nung ako din po yung nagsimba sa baklaran, naatrasan po ako ng e-bike, pero hindi po ako nasaktan. Lord, salamat po sa lahat ng pag-iingat at salamat din po sa buhay, Lord, dahil ako po yung malapit na rin pong magsisenior, pero wala po akong maintenance na mga gamot. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak para sa ating Diyos. Ayan, ano? So glory to God. Ayan po. Pangako yan ng Panginoon eh. Sa ating lahat, di ba? Sa Psalm 91, di ba? Aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako ay kikilanlin. Pag sila'y pakinggan. Ang sabi, aking sasamahan. At kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng mahabang buhay. Gantimpala at mahabang buhay. Sino bang hindi gusto ng mahabang buhay? Kayo po ba? Ayaw niyo po ba ng mahabang buhay? Siyempre gusto natin po yun. O, diba? Yung ang iba dyan, diba? Pag nasa hospital, kahit na alam mong sisinghap-sibang, hinaangat pa rin, lumalaban pa rin, kasi gusto pa rin nila ng buhay. Kaya nga yung buhay na yan na meron kayo, pagpasalamat nyo yan sa ating Diyos. At yung patuloy na pag-iingat ng Diyos sa ating lahat, napakalaking bagay yun. O, diba? Hindi natin alam kasi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Maliban na ito'y ilalagak po natin sa ating Diyos, nagkakaroon tayo ng katiyakan, ng kaligtasan. Sabi, maginhawang buhay, mahabang buhay, dahil yun ang pangako ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Kapag kayo ba lumalabas sa pintuan ng yung tahanan, nananalangin ba kayo? Dapat. Amen. Dahil dapat kailangan natin talaga ang gabay ng Panginoon at pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Okay, glory to God. Sino pa po? Ayan, Sister, halika na. Glory to God. Good evening mga brother and sister sa pananampalataya. Ipagpapatotoo ko po, yung huli ko rin pinagpatotoo po last year na find out na may thyroid po ako, na binigyan ako ng doktor ng 6 months para gamutin. Kanina, galing ako sa doktor, awa ng Diyos, wala na po yung bukol ko. Yun po, ang talagang lagi ko siyang pinupunasan ng pagaling ako dito, pag kumahawak ako sa disciple natin, hinahawakan ko yung leg ko. Kaya, praise Lord. Masayang-masaya na po ako, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Praise. Hallelujah. Malakas sa palakpak para sa ating Diyos. Glory to God. Ano? Himala po yun ng Diyos eh. Hindi po ba? Hindi kayang gawin ng tao yun, pero walang imposible sa ating Diyos. Sabi niya nga dito, alam niyo, nagiging daan po kasi yung pagdalo niyo sa lugar. Alam niyo po, during 1990s, makikita niyo ang lugar na ito punong-puno ng mga tao. At yung mga taong yun, nakikita nila yung kung paano ang pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon. I don't know. Maaring yung iba ay magaling na. Pero gawing daan na bumalik po kayo sa lugar na ito at magpasalamat sa Diyos. Hindi nagbago ang Diyos eh. Kasi si sister, sabi niya ganun, pagdadalo dito siya, ang gagawin niya, minsan sa mga lingkod ng Panginoon, hihipo lang siya, tapos ipupunas niya. Oo, tapos ayun na, no, nung pagbalik niya sa doktor, parang walang nangyari.
yun ang himala ng Diyos na laging available sa lugar na ito. Na kung hindi po natin igagrab lagi yung opportunity na yun, hindi po natin may uwi yung biyaya eh. Wag lang tayong nanonood sa gawain ng Panginoon. Dapat actively nagpa-participate po tayo sa gawain ng Panginoon. Yung pagbibigay, pasasalamat sa Diyos o pagpapatutuo, sabi naman po yan sa aklat ng mga Salmo, Psalm 92, sabi doon, mabuti ang magpasalamat sa Diyos. So anong nakakatakot doon? Nakakatakot bang gumawa ng mabuti? Eh lalo na gagawa ka ng mabuti para sa Diyos. Diba? Totoo po yun. At sa mga bagay na yun na ginagawa po na nakikita po yun ng Diyos, at yun ang nagiging daan para maranasan nyo ang kapangyarihan ng Diyos dadaloy sa inyong buhay. Amen po? Okay, malakas na palakpak para sa Diyos. Sa isa pa, meron pa po ba? O may nag-iisip-isip pa pa? Okay, sige, bigyan daan muna natin ang online patotoo. Yan, Sister Elitrias. Glory to God, Lord Christ Jesus. Sabi niya po, good evening po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay isang OFW dito sa Taiwan. Ipagpapatotoo ko po yung nangyari sa aking isang mata na magapo siya araw ng Webes. Medical ko po ng Linggo, ako'y nanalangin. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pagalingin niyo po ang aking mata. 1 plus 1 equals 3. Power, 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 magaling na po ako. Pagsapit ng Linggo, umimpis na po ang maga. Pasado ang eye test ko. To God be the glory. Amen and amen. Ako po ang inyong Brother Rodel. Gabi-gabi po akong nakinig ng banal na gawain. Maraming salamat po ang inyo pong kapatid, si Brother Rodel Bautista. Purihin po natin ang ating Panginoon. At meron pa po, siya naman po ay galing po sa Madeira, Funchal, Portugal. Ayan po ang ating kapatid. Sabi niya po, isang mapagpalang gabi po mga kapatid, lalo na po kay Brother Mike at sa buong niyang family, higit sa lahat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Share ko po yung result ng aking MRI. Kahapon, after ng tagumpay ko pong operation, last September, sa aking ulo. Dahil sa tumor, 6.8 centimeter, nagpapasalamat ako kay Yahweh. Ngunit sabi ng doktor, ho-operahan daw po ako uli ng June. Dahil may bukol din sa kanan ng aking ulo. But praise God, result po ng MRI ko po kahapon ay naging negative. Kaya ang reaction ko po, tulo ng tulo ang luha ko at ang sagot ko lang po, praise God, glory to God, hallelujah. Salamat po muli sa himala mo sa akin, Yahweh El Shaddai, by the blood of Jesus. Glory to God at salamat sa inyong prayer mga kapatid, kay Yahweh El Shaddai, ang inyong pong kapatid, Sister Helen Tapa. Purihin po natin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At siya naman po ay nanggaling naman po sa bansang Hokkaido, Japan. Sabi niya po dito, mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat, lalo na po sa ating punong ni God, Brother Mike, and family. At sa inyo pong lahat dyan, sa Amor Solo, sa lahat po ng mga kapatiran, sa buong mundo, na nakikinig at nanonood sa ating gawain. Higit sa lahat, sa ating Yahweh El Shaddai, ang Diyos sa buhay na palaging naghihimala sa ating gawain. Sobrang salamat po talaga sa himala ng kagalingan kasi noong April 8 sa aking third time na MRI results sa ulo ko po, yung una at pangalawa MRI may nakita po sa ugat ko. Kaya sa sobrang alala ko po, panalangin talaga, sabi ko, Yahweh, maghimala ka sa akin. Katulad ng sa mga kapatid na nagpapatotoo sa Anvil. Inaangking ko na po ang kagalingan. Sabi ko, itong huli ko pong MRI ay magaling na. At saka po, inaangking ko na din, sabi niyo po, believe and you will receive. Kaya nung tinawag na ako ng doktor for results, may kaba ng konti. Pero nung sinabi niya na wala na akong problem, kasi my MRI is okay. Sobrang thankful po sa Panginoong Diyos talaga. Sobrang pasasalamat
sa mga taong hindi nag-asawang manalangin sa akin, mga kapatiran sa San Marino Chapter at sa BEC Bible Group ko po at mga kaibigan at sa ating punong lingkod sa inyo lahat po dyan, kay Brother Dennis, kay Brother Bai at sigit sa lahat sa ating Panginoon, sa good provider na asawa na binigay ng Panginoon sa akin at sa aking mga anak at sa lahat, di ko man po mabanggit lahat. Thank you Lord for my healing sa himala ng kagalingan. Sa Diyos po ang papulit, pasalamat. Yan, yan po, pasasalamat po ng ating kapatid. Sabi niya po, salamat po talaga. Maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon. Kabutihan ng Panginoon ay maging kind sa ating kapwa. Kasi maraming may pinagdadaanan. Ako po, salamat sa Diyos kung wala din ako dito sa grasya at tabag ng Diyos. Kapit lang talaga sa salita ng Diyos. Ibang-iba ang mga may mga pinagdadaanan ng bawat isa. Purihin ang Diyos ang inyo pong kapatid, si Sir Mean Sawada ng Hokkaido, Japan. Purihin po natin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. At ito na lang po, last na po, Brother June. Magandang gabi po, Brother Mike and si Sir Belen. Sa lahat po, magpasalamat po ako kahapon na advance po ang aking birthday. Salamat po sa Diyos at nag-outing po kami at nakasama ko po mga anak ko, mga apo. Salamat, iningat at ginabayan po kaming lahat. Salamat po sa Lord na pinahiram niyang buhay. 61 na po ako noong April 16. Ayan. Wala pa lang. 11 pa lang ngayon. Praise God. So salamat po sa Lord sa pahiram na buhay at salamat sa Diyos na sa 61 po, wala po kung gamot na iniinom. Power. Thank you, Lord. Ang inyo pong kapatid, Sister Letty Baniaga. Purihin ang Diyos. Glory to God. Praise God. At Sister Benice, ayan naman po, ano? Para sa online patutuo. Amen. Online patutuo po. Samantalahin po natin ito na mabasa. Okay. Sabi dito, isang pinagpalang gabi po, Yahweh El Shaddai, sa ating servant leader, Brother Mike and Sister Belen, sa buong pamilya Bilarde, sa buong brothers and sisters worldwide. Ako po si Sister Esther Estrella, kasalukuyang nasa bansang Taiwan. Ang nais ko po ipatotoo ay pag-iingat ng Diyos sa buhay ko. Umaga after ng breakfast, kausap ko ng isang friend ko sa isang apps nang biglang naramdaman ko ang lumilindor. Una mahina pero biglang palakas ng palakas. Napatayo ako sa upuan at tumawag ako kay Yahweh at sabay sabi ko, Lord, patawad po. Lord, help us. Tinasal ko yun ng paulit-ulit hanggang sa huminto ang lindol. Lalabas na sana ako nang biglang nakasalubong si Madam na nagtatakbo din. Nakiramdam muna kami kung patuloy pa ito pero salamat sa Diyos. At mga minutong lumipas, aftershocks ng tatlong beses pero malayo na agwat ng mga minuto. Kahit na naramdaman ko ang takot sa sobrang lakas ng lindol, naalala ko bigla ang turo ni Brother Mike na kapag nasa panganib, pray and say, Lord, help me. Salamat sa Diyos at walang damage sa bahay namin at ligtas kaming lahat. Ang pangalawang patutuo ay nakapasa ng exam ang aking pamangkin sa entrance para sa college. By month of August, if di ako nagkakamali, ang final exam para sa kursong engineer. Ngayon pa lang ay tinataas ko na kay Yahweh ang lahat para sa aking pamangkin. Salamat po sa Diyos, Yahweh El Shaddai, sa iyo pong papurit parangal. Yeah, Sister Esther, Macmac, Estrella. At Brother Jun, ito pa, ano, sunod ko na rin po kay Sister Yoli. Yoli Pangan, ang sa Pampanga ito eh. Magandang gabi po, brothers and sisters, and Brother Mike and Sister Belen, noong March 22 po ng gabi, ang sakit po ng paa ko. Pagising ko sa umaga, masakit pa rin po ang paa ko. Sabi ng sister ko, kung kaya ko maglakad sa walk of faith, sabi ko, para kay Lord, salamat po, nakarating kami ng luneta ng sister ko, alam niyo po na wala ang sakit ng paa ko at nakapaglakad po ako sa luneta hanggang sa Ambel. Napakabuti ni Yahweh dahil ginabayan niya po kami. Wala po akong naramdaman ng sakit na ng katawan at bigla po nawala ang sakit ng paa ko. Kaya
Papasalamat po ako kay Yahweh dahil sa kanya, hindi niya ako iniwan at pinabayaan kasi po malakas ang pananampalataya ko. Salamat kay Yahweh dahil alam kong lagi po kayong nandiyan para sa amin. Maraming salamat at binabalik ang papurit parangal. To God be the glory, your sisters in Christ, Sister Yoli Panga ng Apalit, Pampanga. Yan, hanapin pa rin natin mga kapatid. Ito naman pong si Sister Rose Ann. Rose Ann Amante, isang pinagpalang gabi po. Mga brothers and sisters, ako po Sister Rose Ann Amante, taga sa Santa Rosa, Laguna, lubos na nagpapasalamat sa ating Amang Yahweh El Shaddai sa binigay niyang kagalingan sa aking anak. At pangalawa naman po ay ang aking kapatid na bunso, nakagraduate na din sa kursong Criminology. Nagpapasalamat din po kay Yahweh El Shaddai. Lahat ng aking kahilingan sa buhay ay patuloy niyang binibigay sa amin. Pangatlo po ay ang aming business na lumaki na, at nagpapasalamat din po ako sa mga tao na ginagamit niya sa ating gawain, sa ating punong lingkod, Brother Mike, at sa aking mga inspirasyong totoo nga po, ang sabi ng Diyos na pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya ng buong puso at ikaw ay humingi sa Kanya, tunay nga po, siksiklig, ligito, maapaw pa. Glory to God, glory to Christ Jesus, yours in Christ, Sister Rose Ann Amante. Salamat sa Diyos. Okay? Sige, hanapin ko pa po yung iba, Brother June. Praise God. At patuloy po tayo. Meron pang isa pa, ano, online patotoo. Sister Ellen. Salamat sa Diyos. Good PM po, Yahweh El Shaddai, sa inyo po, Brother Mike, sa mga prayer partners. Kagabi po ang ng Martes, pero hindi po ako nakapakinig ng healing message. Kasi po nag-LBM po ako at awa ng Lord, hindi nalampasan ko po at hindi po ako na ospital. Mga 5 p.m. po, sumakitang tiyan ko, biglang humilap at grabe ang naramdaman kong pain. Basang-basa na po ako ng pawisel sa hilap ng tiyan ko. Sabi ko po sa Lord, take this pain. Hindi ko na po kaya para po mamamatay na po ako. Thank God, pray po ako ng Our Father, Psalm 91, at 1 plus 1 equals 3. Lord, heal me, power. At uminom mainit na kape sa kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Unti-unti po ako nakaginhawa. At after 2 more times going to the CR, nakatulog na po ako. At nag-promise po kay Yahweh na ipapatotoo ko po ito. Sa kanya ang karangalang kapangyarihan. Pasalamat in Jesus' name, ang iyong pong kapatid, Sister Ofelia Francisco ng Mariveles, Bataan. Purihin ang Diyos, at meron pa po isa na lang po ah. Sabi niya, magandang gabi po mga brothers and sisters. Magpapasalamat ko po kay Yahweh na malapit lang ang nakuhang OJT ng anak ko. Sa DASMA lang po ang nakuha niya po sa 13 Martires. Taga Bacoor City lang po kami, nawa po maging smooth, maayos at iligtas po siya hanggang matapos niya ang 300 hours. Salamat po Yahweh sa lahat ng biyay at pagsubok. Nawa po patatagin mo po ang loob ko sa araw-araw at magandang kalusugan para sa akin at sa aking mga anak. To God be the glory, ang inyong pong kapatid, Sister Maricar Sarinas Cahigas. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Praise God. Malakas na palakpak para sa ating Yahweh El Shaddai. May habol pa po ba? Meron pang gusto magpatuloy. Nakahalukip-kip na kayo. Well, anyway, sa susunod na pagkakataon po ha, kasama po sa pagdalo po natin ang pagbaon po natin ng mga patotoo. Hindi po mahirap magbigay ng patotoo dahil araw-araw gumagawa ang Diyos sa ating buhay. At kung gusto niyo pong patuloy pa ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos, eh matuto po tayo so may humahabol pa. So isa pa. Okay, glory to God. Maliit lang po ito. Pinagpalang gabi po sa inyo. Masugid po akong tagapakinig ng himpilang pinagpala DWXI. Pinagpalang hapon po si Sir Benis. Ako po si Sir Elena Silberio Asheret sa Amber. Papasalamat po ako sa punong lingkod, Brother Mike. Ginamit po siya sa Yahweh kasi po dati lagi po akong sinusumpong sa puso. Pero nang nahawakan ko ang kamay ni Brother Mike at nalagay ko sa dibdib, hindi na po ako sinusumpong sa paninikip ng aking puso o dibdib. Salamat sa Diyos. Salamat, Brother Mike. Glory to God. Ayan. So alam natin, ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos ay patuloy sa ating buhay. At kung gusto niyong pagpalaing kayo, tayo na po tayong lahat. Amen. At habang tumatayo, pumapalakpak ng malakas na malakas
bilang pagpupuri sa ating Diyos. At sa araw pong ito, ang gagamitin ng ating Yahweh El Shaddai upang maghatid ng kanyang biyaya at pagpapala sa paghatid ng mga buting balita, walang dili iba ang ating minamahal na kapatid, Elder Disciple Brother Medeng Cabello. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord. Your most awesome work was done.
through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, each the wage you're still the same. You're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Aming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagbibigay na lahat ng bagay na kailangan ng aming mga buhay. Naghahatid ng tagumpay sa buhay ng mga taong patuloy na nagtitiwala sa iyo. Sa oras na ito, Ama, patuloy po kaming nagpapasakop sa iyong kalooban. Aming inaamin na wala kami magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Di sapat ang mga bagay na aming tinatangkilik, mga bagay na tangan ng aming buhay ngayon upang kami ganap na magtagumpay. Subalit alam naming sapat ang iyong tulong. Sa pamamagitan ng iyong salitang darating sa aming puso, magkakaroon kami ng inspirasyon, kaunawaan, at patuloy na maninindigan sa iyong pagkatawag sa amin. Patuloy ko pong pinagkakatiwala sa iyo, Ama, ang susunod na sandali. Pagpalain mo po ang mabuting balita na aming pagsasaluhan. Pagpalain ang labi ng iyong lingkod, ang bawat puso ng aking mga kapatid na aabutin ang iyong tinig ngayon. San man dako sila naroon, ano man ang pangyayaring nagaganap sa kanilang buhay, pinagdaraanan sa oras na ito, alam namin ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa mga taong mananalig sa iyo. At Ama, sa dakong ito na aming kinatatayuan, aming inaangkin ang masaganang buhos ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, lital ay iwasan na, sayo'y tutulungan niya. Tanging lakas
at pag-asa naririto sa tuwi na nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Puri ang Panginoon, si Kristo ay narito na dahil lakas sa pag-asa. Glory to God, glory to Jesus. Pamilya ni El Shaddai, patuloy po tayong pagpalain na makapangyarihang Diyos. Ang salita ng Diyos na nais ko pong ibahagi sa inyo ay hanguin natin sa sulat ni Pablo Apostol sa Iglesia ng Corinto, Unang Corinto, Kabanata 15, Talata 14 hanggang 18. 1 Corinthians chapter 15 verse 14 to 18. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But he did not raise him, if in fact the dead are not raised. For if the dead were not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Then those who also have fallen asleep in Christ are lost. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. At kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Mga kapatid sa Panginoon, ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon, glory to God, glory to Jesus. Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos na buhay. At patuloy po tayo magpapasalamat sa Panginoon sa mainam na panahon at pagkakataon na Kanyang ibinibigay sa atin upang ang Kanyang salita ay patuloy nating maranasan sa ating buhay. At maranasang may Diyos na nagbigay ng Kanyang bugtong na anak upang hanguin tayo sa dako ng kasalanan at ilipat sa isang buhay na pinagpala sa kalinga ng makapangyarihang Ama
sa kalinga ni El Shaddai. Ang aking tinungayan, mga kapatid, mula sa 1 Corinthians chapter 15, ang pinakatema po ng pagsusulat ni Pablo sa chapter na ito ay ang paghahatid sa iglesia ng Corinto na ang mga patay ay muling bubuhayin. At yan po ang ating pananampalataya na darating ang panahon, sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap. At sinasabi po sa sulat na ito ni Pablo, ang aabutang handa ng Panginoon habang iniaangat ang kanyang katawan, bibigyan po ng glorified body, katawang hindi na nabubulok, at ipagsasama ng Panginoon sa piling ng Ama magpakailanman. Ito pong inspiration ng 1 Corinthians 15 ay masyado pong dininan ni Pablo upang ibigay sa tao ang pananampalataya, ang paghahangad na sa kabila na marami tayong pagsubok na pinagdaraanan ngayon. Marami tayong mga bagay na minsan nagiging dahilan upang tayo ay tila manlamig, makaranas ng negatibong takbo ng ating isipan ay palitan po ng positibong pananaw sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga patay ay muling bubuhayin. At yamang ito ang ating pananampalataya, nagbigay po ng halimbawa si Pablo at ang kanyang ginamit ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, atin pong pagnilayan yung patuloy pa rin nating paggunita o selebrasyon ng ating puso na ang Panginoong ating kinikilala sa buhay ay hindi po nanatili sa libingan. Ang kanyang salitang binitawan noong unang panahon na kanyang sinabing siya'y babangon sa ikatlong araw, nagkaroon po ito ng kaganapan. At kung papansinin po ninyo, yung mga sumunod na pangyayari ng mga Kristiyano, ang kanilang buhay na pinagmulan ng pananampalataya ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya tayo sa panahong ito, sa panahon ng bagong tipan, mga taong naniniwala sa Diyos, mga taong nananalig na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin, dapat po mabuhay tayo sa buhay ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano ang inspiration, mga kapatid? May mga tao pong sa kabila ng alam nila na si Jesus ay muling nabuhay, nabubuhay po sa araw ng Biyernes Santo. Kaya yung iba, umaraw, umulan, hindi ganun kasiglang buhay. Sabi nga nung isang sister sa akin, Brother Medeng, ipinanganak yata ako sa mundong ito para maghirap lamang. Siguro sa langit na lamang ako liligaya. Sabi ko sa kanya, sister, palitan mo ang takbo ng isip mo. Kasi sinabi ng Panginoon, kanyang pangako sa John chapter 10, verse 10, letter B, ako'y naparito upang ang aking mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kahit mayroon tayong pagsubok, mayroon tayong problema, mayroon tayong physical na karamdaman, mayroon pangangailangan ng ating mga bulsa, hindi po pwedeng baliin ang sitwasyon na mayroon tayo ngayon. Ang sinalita ng Panginoon, inialay ni Kristo ang kanyang buhay sa atin upang hanguin tayo sa kasalanan at sumpa ng buhay, at mula sa pagkahangong ito, ilipat tayo sa kalinga at habag ng makapangyarihang Diyos. Dito po sa aking binasa, sinasabi ni Paul, kung si Jesus ay hindi muling binuhay, sabi niya rito, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Yun din po ang ating tinitindigan, mga kapatid.
Kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, walang kabuluhan ang inyong pag-upo sa aking harapan. At wala rin kabuluhan ang aking pagtayo sa inyo kung hindi muling nabuhay ang Panginoon. At sa ating binasa, sinasabi din dito ni Paul, kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, our faith is empty and meaningless. Sa ating sariling wika, sabi niya rito, walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kaya gusto kong sabihin, mga kapatid, dahil nabuhay ang Panginoon, may katuturan po ang ating pananampalataya. Ang inyong pakikinig sa oras na ito sa impilang pinagpala, di papayag ang Panginoon na hindi pagpalain ang ating mga buhay. Isa pa na binabanggit po dito ni Paul, kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, gospel preaching is vain. Our faith is empty and meaningless. The apostles were Paul's witnesses. Basahin po natin, mga kapatid, kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos. Kung hindi, muling nabuhay ang Panginoon. Isa pa na napaka-importante, ang sabi po dito, mga kapatid, sa verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyo mga kasalanan. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, hindi po tayo mahango sa ating kasalanan. At alam naman natin na ang buhay ng isang tao kapag nasa ilalim ng kasalanan, nasa ilalim ng sumpa. At isa pang binanggit dito ni Paul ay ganito, hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Yung ilang binanggit ko sa inyo, gospel preaching is vain, our faith is empty and meaningless, the apostles were Paul's witnesses, we still in our sins, and believers have arisen at death if, kung hindi, muling nabuhay ang Panginoon. Pero alam po natin, muling nabuhay, mga kapatid. Amen? Nakikinig ba kayo? Alam po natin na muling nabuhay ang Panginoon. At dahil si Kristo ay muling nabuhay, ano ang aral na dapat po nating maintindihan at maunawaan? Gaano kahalaga ang resurrection ng Panginoon sa ating buhay pananampalataya? Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang hanguin tayo sa kasalanan. Upang ihatid po sa atin ang tunay na kahulugan ng salitang kaligtasan o salvation, mga kapatid. Kapag sinabi pong salvation, ang kahulugan sa Biblia ay ganito. It is a God's plan to restore man to a happy, holy relationship with Him. Genesis chapter 1 hanggang chapter 3. Bago po magkasala ang tao, hindi kayo makababasa ng word na curse o sinumpa ng tao, ng Diyos ang tao, sinasabi po sa aklat ng Genesis chapter 3, pabalik sa chapter 1, pinagpala ng Diyos ang tao. Subalit ang magkasala po ang ating unang magulang, pumasok yung salitang sumpa sa Biblia. At anong sinabi sa lalaki? Manggagaling sa iyong pinagpaguran, pinagpawisan, ang ipakakain sa asawa mong iyan, magbubungkal ka ng lupa, ngunit aking susumpain ang lupain. So mga kapatid, nang magkasala po ang tao, automatically, ang kanyang buhay ay napasa ilalim ng sumpa. At sinasabi po sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 5, hanggang ika-apat na saling lahi, binibisita ng sumpa ang buhay ng tao. Walang kakanyahang putulin ang tao sa ganung kalagayan ng sarili niyang pagsisikap sa buhay. Ang katotohanan po, kapag ang tao ay nasa ilalim ng kasalanan,
At ang kanyang buhay ay nasa ilalim ng sumpa. Kahit gaano siya kasipag, kasikap, uusad ang panahon, sasalubungin siya ng kabiguan ng buhay. May mga taong masipag araw-gabi, ginagawang parehas na oras upang magtrabaho at kumita ng salapi. Pero pagdating sa kanyang paglalakbay, sinasalubong po ng kabiguan ng kalungkutan. Pero tignan nyo mga kapatid, ang mga anak ni El Shaddai. May pagkakataong iniiwan nyo ang hanap buhay para sa gawain ng Panginoon. May pagkakataong ipinagpapalit ninyo ang inyong hanap buhay, makapakinig lang ng salita ng Diyos. At tiniyak naman sa atin ng Panginoon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. Gaano po ka-importante ang resurrection ng Panginoon sa ating buhay? Una, mga kapatid, the resurrection confirms the truth of Scriptures. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagsasabi sa atin ng katotohanan ng salita ng Diyos. Isaiah chapter 53 verse 11, sabi po dito, pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon confirms the truth of Scriptures. Babalikan po ninyo ang Old Testament, mga kapatid. Maraming verse dyan na tumutukoy sa Panginoon. Genesis chapter 3 verse 15, Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 61. Marami pa po mga verse, mga kapatid. At ng mangaral ang Panginoon, sinabi niya sa mga Hudyo ng panahong iyan, ibagsak niyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. At sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay kailangang magbata ng hirap, ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. So mga kapatid, ganun po kaimportante na maintindihan natin na ang muling pagkabuhay ng Panginoon, konfirmasyon ng kanyang salitang binitawan sa atin. At kung kinumpirma ng muling pagkabuhay ng Panginoon ang kanyang salita, kaya kong tiyakin sa inyo, ang salitang dumarating sa inyo, magpapala ng ating mga buhay. Amen. Ikalawang bagay, mga kapatid, bakit importante na maintindihan po natin ang resurrection ng Panginoon. The resurrection of Jesus verifies our justification. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagpapatotoo na tayo ay pinawalang sala ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 4 verse 25, ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang sabi sa aklat ng Hebrews, sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoon, tayo ay pinawalang sala ng Diyos. At alam po ninyo, ang lahat ng taong pinawalang sala ng Diyos, inililipat ng Diyos sa kanyang mapagkalingang kamay. Inililipat ng Diyos sa kanyang pangangalaga at pag-aaruga. Kung babalikan po natin ang Old Testament, kapag pinag-usapan po yung salitang atonement, mga kapatid, pawalang sala, may tatlong napakahalagang kailangan po, mga kapatid. Una, yung dakilang saserdote. Ito yung nagdadala ng handog sa dambana, at kapag naiwisik na yung dugo ng unang kambing na kinatay, lumalabas ang saserdoting ito at sinasabi sa bayang Israel, ang inyong kasalanan ay pinatawad ng Diyos.
Pero sa Old Testament, meron pong tinatawag na second goat, ikalawang kambing, na ang tawag po sa kambing na ito ay kay Azazel, para kay Azazel, na ang ginagawa ng bayang Israel, ibinubulong ang kanilang kasalanan sa kambing. Pinatatakbo sa ilang, kapag hindi na nakita ang kambing na ito, idideklara po ng saserdote, ang inyong kasalanan ay nilimot na ng Diyos. Una, kambing, pinatawad. Ikalawang kambing, mga kapatid, nilimot ng Diyos. Pero alam po ba ninyo, sa Old Testament, yearly, kailangan gawin ang ganong pag-aalay. Taon-taon, kailangan gawin ang ganong sakripisyo. Pero pagdating sa New Testament, sabi sa aklat ng Hebreo, minsan lamang inialay ni Kristo ang kanyang buhay at iyon ay sapat na. Yung saserdoting kailangan, yung unang kambing, yung ikalawa para kay Azazel, ang lahat ng iyan ay ginanap ng Panginoon. At sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon at muling pagkabuhay ni Kristo, sinasabi ng Biblia, ang ating kasalanan ay napawalang sala. Pakinggan po ninyo ang translation, ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan. At muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Hindi po sinabi dito mga kapatid na pinatawad, kundi pinawalang sala na ibig sabihin, tila hindi mo ginawa. Tila hindi mo ginawa. Kaya ngayon po kapag lalapit tayo sa Panginoon, lalapit tayo sa Ama, alam naman natin nagkakasala tayo eh. Alam natin nagkukulang tayo, pero bakit na answered prayer pa tayo? Minsan, ikaw na nakukonsensya. Sinasabi mo, Lord, hindi ako karapat-dapat, pero kailangan ko nito. Humihingi ako sa iyo nito. At answered prayer tayo, mga kapatid. Hindi po yung ating pagkukulang ang nakikita ng Ama. Ang nakikita ng Ama, ang dugo ng Panginoon, ang buhay na inialay ni Kristo. Kaya nga, New Testament believers, mabuhay tayo sa buhay ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kapag yan po ang buhay na ating sinasabuhay, kahit yung mga taong nakagawa ng sama ng loob sa inyo, kakalimutan nyo ang kanilang ginawa. Pansinin nyo mga kapatid ha, ang unang isinigaw ng Panginoon, nang siya'y nakabayubay sa krus, ang sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kanino patungkol yon? Hindi lamang doon sa mga Hudyo at Romano na nagparusa sa Panginoon, kundi maging sa kanyang mga alagad na ng oras na yon. Nangawala, samantalang nangako sila na pati buhay nila, iaalay nila kay Kristo. Nangawala, mga kapatid. Pero pagkatapos ng muling mabuhay ang Panginoon, wala po kayong mababasa sa 40 days ni Kristo dito sa lupa bago makyat sa langit. Binalikan ng Panginoon ang kanyang mga alagad at sinumbatan. Ni si Pedro nga eh, hindi sinabi ng Panginoon, no, kita mo na, naganap ang sinabi ko sa iyo na bago tumilaok ang manok, makaitatlo mo akong itatatwa. Hindi po, nang magbalik ang Panginoon, ano ang kanyang ginawa, kung ano yung pagkatawag sa Luke chapter 5. Sa mga alagad na ito, yun ang ipinakita ng Panginoon. Gaano tayo ka-bless, mga kapatid? Uulitin ko po, hindi naman ito magbibigay sa atin ng layang gumawa ng kasalanan. Kapag sinabi natin ang Diyos ay mapagpatawad, hindi naman ito laya para gumawa tayo ng kasalanan. Binabanggit namin ito bilang mangaral ng salita ng Diyos upang sabihin sa atin napakadakila ng habag ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Ang ibinigay pong kapalit natin na tayo dapat ang parusahan sa krus
walang iba kundi ang kanyang minamahal na anak. Ikatlo, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang resurrection ng Panginoon sa atin. Sabi ko sa inyo una, the resurrection confirms the truth of scriptures. The resurrection verifies our justification. Ang ikatlo, mga kapatid, the resurrection confirms our salvation and eternal life. Romans chapter 10 verse 9 and 10, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ano ang iahayag ng ating mga labi? Si Kristo ay Panginoon. At mula saan mo kukunin ang pagkakilala sa Panginoon? Siya'y muling binuhay ng Diyos. Amen? Ang sarap pong mag-share kapag naranasan natin ang pagpapala ng Panginoon. Sabi ng isang sister, gumaling ako, pinagpala ako ng Diyos. Saan galing pong sharing na yan? Dapat sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung apagkainan mo, pinagpala ng Diyos. Yung laman ng wallet mo, pinagpala ng Diyos. Ang sarap mag-share, magbahagi. Pero ilagkain mo sa iyong puso, hindi dahil sa iyong negosyo yan. Hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa matalino ka. Pinagpapala ka ngayon dahil nananalig kang si Kristo ay muling nabuhay. At ang pinaka-importante, mga kapatid, hindi mo lamang ini-enjoy ang buhay sa ngayon. Ang buhay na nag-enjoy ka patungo sa buhay na walang hanggan. Balikan ko po yung sister na nagsabi sa akin, Brad, ipinanganak yata talaga ako na puro kasawian lang ang daraanan ko. Sa langit na lang siguro ako liligaya. Sabi ko sa kanya, sister, tila malupit ang Diyos na nakilala mo. Kasi ang Diyos na nakilala ko, binatay yung hirap na hindi para sa akin upang sa panahong ito, lumigaya na ako bago pa ako makarating sa langit. Amen. Payag kayo sa aking sinabi, dapat si kinauupuan mo ngayon, maligaya ka na bago ka dumating sa langit. Dapat sa sitwasyon na mayroon tayo ngayon, na-enjoy na natin bago tayo dumating sa langit. Kaya sabi ko sa sister, hindi tama yung katwiran mong sa langit kaliligaya. Ang buhay na walang hanggan, nagsisimula sa pananalig na ang Kristong iyong kinikilala, hindi na natili sa libingan ang Kristong ito ay muling nabuhay. The resurrection confirmed our salvation and eternal life. Ika-apat, mga kapatid, sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 20, ito po yung pinaka-tema ng mensahe ni Paul sa 1 Corinthians. Nakikinig po ba kayo? Sabi dito, ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. The resurrection of Christ confirms our future resurrection. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay tumitiyak sa atin na tayo man ay muling bubuhayin. Amen. Kung dumaraan man tayo ng dusa sa mundong ito, balikan po natin ang 1 Corinthians 15. Sabi doon, kapag dumating ang muling pagbuhay ng patay, sasalubungin ng mga nanalig kay Kristo ang Panginoon sa alapaap. At habang tayo'y iniaangat, mga kapatid, binibigyan po tayo ng katawang hindi mabubulok. Binibigyan tayo ng bihis na panlangit. At kahit anong karamdamang mayroon tayo, hindi na natin ipapasok sa buhay na walang hanggan. Tignan niyo ang buhay ng tao sa mundo. Ang nakalulungkot, yung nagdusa ka na sa lupa, magdurusa ka pa rin sa impyerno pagkatapos ng buhay sa mundong ito.
May mga taong puro hirap ang pinagdaanan. At dahil sa hirap ng buhay na kanilang pinagdaanan, ano ang ginawa, mga kapatid? Yung kanilang sarili ginamit sa kasamaan. Yun ang nakalulungkot. Nabuhay ka ng mahirap sa mundo, pagkatapos ng buhay sa mundo, mas mahirap pa ang lugar na papasukin mo. Ano ang pagkakaiba ng mga anak ni El Shaddai? Ano ang pagkakaiba ng mga taong naniniwala at nanalig na si Kristo'y muling nabuhay? Dumaraan man tayo sa hirap ngayon, bahagi ng buhay na mayroon tayo. Dumaraan man tayo sa pagtitiis, bahagi bilang isang magulang na gusto mong magbigay na magandang bukas para sa iyong mga anak. Dumaraan ka man sa obligasyon at pananagutan ngayon, kasama yan mga kapatid, para mabigyan ng magandang bukas ang mga taong itinabi sa atin ng Diyos. Pero ang totoo, kahit dumaraan ka sa hirap, inspirado yung puso mo. Inspirado yung kalooban mo. At hindi lang yan, inspirado ka dahil alam mo, matatapos ang hirap na ito pagdating ng panahon, ang lahat ng iyan lilipas lamang. Amen? Isang brother po na medyo matagal na rin naman sa gawain, struggle siya ngayon. Siguro mga 2 weeks ito, lumapit sa akin para humingi ng word of praise o ibig kong sabihin na word of inspiration and encouragement. Sabi niya sa akin, Brad, di ko maintindihan ang aking kalagayan ngayon. Nagsusumikap naman akong sumunod sa kalooban ng Diyos, pero bakit ganito yung sitwasyon ko? Sabi ko sa kanya, may mga bagay na minsan di natin alam ang sagot. Pero kung magtitiwala tayo sa Panginoon, makikita nating mas mabuti ang inihanda ng Panginoon sa ating buhay. Ito yung kanyang hiningi sa akin. Bigyan mo ako ng word of inspiration or encouragement upang hindi ako tuluyang bumitaw at manlamig. Dahil ang brother na ito medyo matagal na po na dumadalo sa gawain ng Panginoon, nagbigay ako sa kanya ng spiritual advice, word of praise, at ang sabi ko sa kanya ay ganito, Brad, balikan mo ang kasaysayan sa aklat ng Lumang Tipan. Ang bayang Israel nang inilikas ng Diyos sa lugar ng Ehipto, ano ang sinabi ng Panginoon? Ihahatid ko kayo sa lupaing sagana sa lahat ng bagay, sa lupaing mayaman, sa lugar ng Kanaan, na ang ibig sabihin ng Kanaan ng panahong iyon, a promised land. So anong gusto ko pong sabihin, mga kapatid? Sabi ko sa kanya, hindi ka ililikas ng Diyos sa lugar ng Ehipto kung hindi ka ihahatid sa lugar ng Kanaan. Dalhin ko sa bagong tipan, mga kapatid. Hindi tayo aalisin ng Diyos sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon kung hindi niya pagpapalain ang ating mga buhay. Amen? Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Hindi ka aalisin ng Diyos sa dako ng Ehipto. Ang Ehipto nung unang panahon, simbolo po ng kasalanan, at simbolo ng pagiging alipin ng bayan ng Israel. Pero sabi ng Lord, ihahatid ko kayo sa lugar ng Kanaan. Ganyan ang buhay ng mga tao sa bagong tipan sa pamamagitan ni Kristo. Hanguin tayo ng Diyos sa ating kasalanan at ihahatid tayo ng Panginoon sa isang maginhawa at matagumpay na buhay. Amen? Kaya, mabuhay tayo sa buhay ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ika-apat, sabi ko po sa inyo, the resurrection of Christ confirms our future resurrection. Ang tao po, kahit gaano kakaganda at kasariwa, pero kapag nagkakaedad ka, hindi ba? Yun ang nangyayari eh. Ang tao kapag nagkaedad, mga kapatid, rumurupok yung physical na katawan. Noong unang panahon, yung mga tender po natin sa gawaing ito
ang dala sa loob ng bag ay baby oil. Ngayon, marami sa kanila epicacent oil ang nasa bag ngayon. Amen. Pero alam po ba ninyo, mga kapatid, iiwanan natin ang physical na katawan. Pero kung mananalig tayo sa muling pagkabuhay ng Panginoon, papalitan ito ng katawan na hindi na mabubulok. Amen. Ikalima, mga kapatid, sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtam natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at ikukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa lang. The resurrection of Christ gives Christians a living hope. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagbibigay sa mga Kristiyano ng buhay na pag-asa. Verse na pinangahawakan ng aking puso na nagbibigay sa atin, sa akin ng buhay na pag-asa, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 32, itaas ko ng kaunti. Sabi ng Romans chapter 8 31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung kakampi mo ang Diyos, mayroon bang kapangyarihan sa mundong ito na pwedeng magtagumpay sa iyo kung ang kakampi mo, Diyos na makapangyarihan sa lahat? Puntahan po natin ang verse 32. Napakayaman ng verse na ito. Ang sabi ng verse 32 ng Romans chapter 8, kung naibigay ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak, ano kayang pangangailangan mo ang hindi kayang ibigay ng Diyos kasama ang kanyang anak? Kung naibigay si Kristo para sa iyo, yung laman pa kaya ng wallet ninyo ang hindi maibigay ng Ama? Kung naibigay ng Diyos si Kristo para sa atin, yung pakayang kagalingan ng ating physical na katawan ang hindi maibigay ng Ama sa atin? Isipin nyo, mga kapatid, at ito lang yan. Siguro mga magulang na narito na nakikinig sa akin, kapag nasaktan po ang inyong anak, mas masakit ang inyong nararamdaman sa inyong mga anak. May mga nanay, araw ng kasal ng kanilang anak, agaw eksena. Bakit? Habang iniahatid yung anak, umiiyak si nanay. Magkahalong saya, excitement, hindi naman siguro lungkot kasi matutuwa ka dahil mayroong nagmahal sa anak mo at nagpakasal. Kaya lang, ito yung pangamba ni nanay, yung hirap na naranasan ko, mararanasan din ng anak ko. Mga nanay, tatay, ang hirap na ating pinagdaanan, ayaw nating ipasa sa ating mga anak. Kaya nga nagsusumikap tayo eh. Hindi po ba? Pero tignan nyo ito, mga kapatid. Ang ama ipinahintulot ng kanyang anak ay masaktan. Kapag tayo pupunta sa isang lugar, ang unang hinahanap natin, makapagbibigay ng comfort sa ating sarili. Halimbawa, pupunta ka ng isang probinsya, ano unang nasa isip mo? Saan kaya magandang beach doon? Saan kaya masarap kumain doon? Saan kaya comfort doon? Pero ibang klase po ang Panginoon. Nung naparito si Kristo sa lupa, hindi siya nag-excursion. Hindi siya nagbakasyon. Ano ang kanyang ginawa? Inialay ang kanyang sarili sa katulad ko at katulad mong makasalanan. Kung naibigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa iyong kasalanan, hindi niya ba ibibigay ang dulot nito na kanyang pag-alis sa atin sa kasalanan?
Pansin niyo mga kapatid, doon pa lang eh, pwede nang lumakas ang ating loob. Kung naibigay ng Ama ang kanyang anak para sa akin, talino, kalakasan, kalusugan, kayakap sa gabi, kasama sa higaan, kasiyahan ng puso, pinansyal na kalagayan, kagalingan ng physical na katawan, ang lahat niyan sagot ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang kailangan lang, mabuhay tayo sa buhay ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang ikalima, the resurrection of Christ gives Christians a living hope. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Sa panahon po ng pangangaral ko, sa mga kapatid natin na nahatiran ng salita ng Diyos sa abroad, mabigat ang kanilang minsang o mabigat ang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Bakit? Kasi hindi magaan po yung trabaho nila. Hindi ma? Malayo ka nga lang sa mahal mo sa buhay, malungkot na eh. Yung pakayang wala kang layang gumising sa oras na gusto mong gumising ka, kulang sila sa tulog. Yung kanila mga mahal sa buhay dito, nagsusumikap silang ibigay ang pinansyal nilang kalagayan. Pero hindi po sila nawawala ng pag-asa. Sabi nung isang sister sa akin na mabigat ang trabahong pinagdaraanan niya, Brad, sa pakikinig ng salita ng Diyos, humuhugot ako ng lakas. Sabi ng isang sister sa akin, Brad, sa pamamagitan ng pagkaunawa na si Jesus ay hindi nanatili sa libingan ng mga patay at siya'y muling nabuhay, diyan ako humuhugot ng lakas. Bakit? Kung ang Panginoon po ay nanatiling patay, sabi sa aklat ng Korinto, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Subalit si Kristo ay hindi nanatiling patay, mga kapatid, kaya dapat meron tayong living hope. Meron tayong buhay na pag-asa. Gaano man kabigat ang pinagdaraanan ko, hindi pwedeng ikumpara sa pinagdaanan ng Panginoon. Kung tayo nag-ihirap, nagdurusa ngayon, may kaparte po tayo dyan. May kabahagi tayo ng tiising ating pinagdaraanan. Pero si Kristo, walang kabahagi ang kanyang pamumuhay sa hirap na kanyang pinagdaanan, kundi para sa atin, mga kapatid. Uulitin ko, kung naibigay ng Panginoon ang kanyang buhay sa atin, yung bang pinag-alayan niya ng buhay, ang hindi niya bigyan ng saya't ligaya ang mga taong ito. Sabi sa isang bahagi po ng aklat ng Mateo, sabi ng Panginoon, huwag kayo mabalisa kung ang mga ibon hindi nagtatanim ni nag-aani, pinakakain ng Diyos. Yung mga ibon po't mga hayop, kinakalinga ng Diyos, samantalang hindi naman pinag-alaya ng buhay ni Kristo. Hindi pinako si Kristo para sa mga ibon at mga hayop, pero kinakalinga ng Diyos, ipinako ang Panginoon para sa atin. Kaya mga kapatid, manalig tayo, sure yan, kakalingain ng Panginoon ang ating buhay. Ika-ani mga kapatid, sabi na Ephesians chapter 2 verse 3 to 5. Ephesians chapter 2, 3 to 5. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakilang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. The resurrection of Christ gives deliverance from spiritual death. Give deliverance from spiritual death. Anong ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon? Hinango po tayo ng Diyos sa patay na buhay. Sabi dito, tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Ang tao, uulitin ko po, kung nabubuhay sa kasalanan at pagsuway, patay
sa harapan ng Panginoon. Subalit kahit ganito yung ating kalagayan, sabi dito, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakilang pag-ibig na inukol niya sa atin. At mula sa muling pagkabuhay ng Panginoon, gives deliverance from spiritual death. Nang magkasala po ang tao, ang ating unang magulang, ang naging resulta ng kasalanan, mga kapatid, yung salitang separation from God. Ikalawa, yung tinatawag sickness and pain. At ang ikatlo po, spiritual death. Kaya nga sabi ng Romans chapter 6, verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay buhay na walang hanggan. Hindi ba, mga kapatid sa Panginoon? Yaman niya ng inahangad natin, ang buhay po sa mundo maikli lamang. Ang bilis ng ikot ng orasan ngayon, hindi ba, mga kapatid sa Panginoon? Kakabagong taon lang, Abril na ngayon, ang bilis po ng panahon. Hindi na tayo naiinip sa ikot ng mundo. Pero kahit gaano kabilis ang panahon, control ng Diyos ang lahat ng bagay. Kapag dumating ngayon, siguro mga 20 years pa, nakausap mo yung mga apo mo na magtatanong sa iyo, "Lola, Lolo, ano ba talaga nangyari nung panahon ng pandemic?" Siguro pwede ka magkwento, "Alam mo apo, survivor ako nung panahon ng pandemic. Kahit tumigil, sarado, walang biyahe, takot ang tao, pero ako'y isa sa survivor na kaligtas." And then simply lamang sasabihin mo sa apo mo, "Kasi may Diyos akong pinagkatiwalaan." Hindi po natin sinasabi, mga kapatid natin, na namatay ng pandemic ay walang Diyos na pinagkatiwalaan. Maaaring hanggang doon na lamang sila. Pero ang gusto kong sabihin, mga kapatid, sa aking mga kausap ngayon, kahit gaano po yung hirap na pinagdaanan natin ng panahong iyon, nakita nating iningatan tayo ng Panginoon. At pagdating ng panahon, pwede mong ikwento detalyado ang iyong pinagdaanan at panahon na sabihin sa iyong mga apo at mahal sa buhay na may Diyos na nag-iingat ng ating buhay. Amen. At hindi lamang para sa mundong ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Sipin ninyo ito. Ako po as a preacher, 35 years na ako sa ministry. Second batch po kami rito, mga kapatid, sa gawain. At yung mga naunang elders namin, ayun po sila. Nauna na, na maalam na. Minsan, naalala ko yung mga preaching nila, mga kapatid, sa Panginoon. Pero meron akong question sa aking isipan na hindi ko kayang bigyang linaw. Nasaan, ano ang ginagawa nung ating mga kasamang preacher na nauna sa amin. Pero ang susunod niyan, nakatitiyak tayo. Nasusunod tayo sa kanila. Amen. Susunod tayo sa kanila. May limitasyon po ang buhay sa mundo. Kahit gusto natin na mahabang buhay, may limitasyon ang buhay sa mundo. Pero ang napakahalaga, alam mo, pagkatapos ng buhay na ito, kung kanino ka magbabalik. At isa lamang po ang puhunan, mga kapatid. Manalig tayo't isa buhay natin ang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon. And finally, palala ko lang sa inyo, mga kapatid, importance of resurrection. Sabi ko sa inyo, the resurrection confirms the truth of scriptures. The resurrection verifies our justification. The resurrection confirms our salvation and eternal life. The resurrection of Christ confirms our future resurrection.
The resurrection of Christ gives Christians a living hope, gives deliverance from spiritual death, at ang ikapito gives restoration of spiritual breath. Sabi po sa gospel natin last week, pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Spiritual breath, mga kapatid. Humihinga tayo ngayon dahil may Kristong muling nabuhay. At yung hiningang ito, mga kapatid, ito yung dapat ibinabahagi natin sa ating kapwa. Tingnan ninyo, hindi ba, ang buhay ng ating servant leader, inspirasyon para sa atin. At alam po ninyo, mga kapatid, kahit saan ako pumaroon, ito yung aking pinaninindigan sa pangangaral. Yung inspiration ng Lord sa servant leader na kapag dumating na po yung oras na inawit ang El Shaddai, ang tawag sa time na ito o portion na ito ng gawain ay healing message. Noong unang panahon na bago po kami sa gawain ito, ano ang ginagawa ng mga preachers? Pinapatungan pa ng kamay yung mga tender manifestation po ng healing, mga kapatid. Pero ang ganda ng inspirasyon ng Lord sa servant leader, healing message. Kaya yung mga preacher na tumatayo sa inyo, pinagninilayan po yung salita ng Diyos kasi yung salita ng Diyos ang nagbibigay ng mensaheng nagpapagaling sa atin. Kaya kahit minsan talagang tutok tayo sa sinasabi ng servant leader, kapag dumating po sa ating pusong mensahe niya mula sa Panginoon, nagbibigay ito ng kagalingan, kalakasan, kalusugan sa atin. Bakit? Yung tinatawag pong restoration of spiritual breath, mga kapatid, sa Panginoon. Kuha ninyo? Kasi tignan nyo ito, ha? May mga taong gumaling ang kanilang physical na katawan, pero hindi nagbago ang kanilang pag-uugali. Payag kayo sa aking sinabi? May mga taong ito yung nararamdaman. Kumausap ng kaibigan, uminom ka ng ganito. Uminom naman. Gumaling siya, pero hindi nagbago yung kanyang ugali, yung kanyang kalooban. Pero yung nakinig ng salita ng Diyos at dumating sa atin yung mensahe ng Panginoon, ano pong unang pinagaling sa atin? Yung ating kalooban, yung ating damdamin. Pakinggan nyo, tignan ninyo ang inyong sarili ngayon. Kalmado na kayo. Hindi ba? Nung unang panahon, konting bagay lang ang lakas ng reaksyon mo. May mga misis ng tahanan, konting bagay lang, hysterical na sila. Pero ngayon, dahil pinagaling ka na ng Panginoon, kalmado ka na. Payapa na puso mo. Hindi ka na na-high blood sa mga anak mo. Nangingiti ka na lang kung makukulit yung mga anak mo. Bakit, mga kapatid, galing yan sa mensaheng nagbibigay ng kagalingan? Kaya ang ganda po, ang ganda ng inspiration ng Lord's servant leader na kapag inawit na yung El Shaddai, kahit sa ang gawain sa abroad, ang tawag ay healing message. Ako as a preacher, kahit sino ang tumayo sa aking harapan, na kapwa ko manggagawa na nagayag ng salita ng Diyos, pinakikinga ko po mainam yung kanyang sinasabi. At ina-accept ko ang binibitawan ng sister or brother na ito ay healing message para sa akin. Saan galing yan, mga kapatid? Sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya kung mayroon mang tayong buhay na isinasabuhay ngayon para maging inspirado tayo, ilagay nyo sa inyong isipan, hindi na natili ang Panginoon sa libingan ng mga patay. Hindi na tapos ang ating pananampalataya ng Biyernes Santo. Ganda nga po, mga kapatid, eh. Hindi ba? Alam nyo, minadali po nila ang paglilibing ng Panginoon. Kung babalikan nyo ang kasaysayan 2,000 taon na nakalipas, minadali nila ang paglilibing sa Panginoon. Bakit?
kinabukasan Sabbath day, araw ng pamahinga. At hindi pwedeng kumilos ang mga Hudyo, iginagalang ang araw nito, hindi sila pwedeng gumawa. Kaya minadali nila ang paglibing ng Panginoon. Kaya pagdating po ng Linggo, ng madaling araw, nagmamadali sila Mary Magdalene upang tignan kung ano ang kalagayan ng Panginoong ipinasok sa loob ng libingan. Pero sila'y nabigla sapagkat wala roon ang Panginoon, si Jesus ay muling nabuhay. Napaka-exciting po ng eksenang iyon kasi tingnan ninyo, halimbawa, ako ang apostol ng panahong iyon. Alam ko bukas, Sabbath day, inilibing ang Panginoon. Ano kaya kalagayan nila? Baka ipinasok lang sa yungib. Kailangan pagkatapos ng Sabbath, puntahan namin kung anong kalagayan niya. Baka hindi siya nabalot ng maayos. Hindi siya nabuhusan ng pabango. Baka inihagis lang siya sa loob ng libingan. Pero tingnan niyo, mga kapatid sa Panginoon, yung mga taong nag-aalala kung anong makikita ng Linggo ng oras na yon, may biyaya na palang hatid sa kanila ang Panginoon. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, kahit may alalahanin ang inyong puso, magtiwala tayo sa Panginoon, may hatid sa ating buhay ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Tayo po tayong lahat, mga kapatid sa Panginoon. At mula sa aral na aking ibinahagi sa inyo, magbigay po ng inspirasyon na ang buhay na tinatahak natin ngayon ay buhay pananagumpay dahil hindi nanatili ang Panginoon sa lugar ng libingan. Sa oras na ito, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon, dumulog tayo sa Kanya. At sa paglapit na ito, simulan po natin sa pamamagitan ng pagkakilala ng ating Panginoon ay bumangon mula sa libingan ng mga patay. Taas ninyo lahat ng bagay na nais niyong pagpalain ng Panginoon. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, sa pangalan ni Jesus ng Nazareth, patuloy po naming idinudulog sa iyong lahat ng bagay na mithiin ang aming mga puso. Patuloy naming inilalapit sa iyo maging ang mga taong malapit sa aming kalooban na hinahangad po naming maihatid sa kinabukasan ng isang maginhawa at matagumpay na buhay. Alam po namin, sapat ang minsanang namatay at muling nabuhay ang aming Panginoon upang ang lahat ng bagay na kailangan namin sa mundong ito ay magkaroon ng katuparan. Dahil alam namin, Ama, sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng aming kailangan, ranas namin, ramdam namin, biyaya mo'y laging higit na sapat sa pangangailangan ng aming mga buhay. Patuloy po ninyong ilapit sa Panginoon ang inyong puso, ang inyong dalangin, at patuloy tayo mapagpala na makapangyarihang Diyos. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Minsan pa, sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo. Gamitin mo ang lahat.
sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Minsan pang awitin sa'yo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Buhay, O Diyos. Hallelujah. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. At ibalik ang tao sa piling mo. At ibalik ang tao. Hallelujah. Glory to God. At ibalik sa piling mo. Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong salitang dumating sa aming puso. Salamat, Ama, sa buhay ng iyong bugtong na anak na kanyang inialay upang hanguin kami sa sinumpang buhay at mailipat sa isang buhay na iyong pinagpapala at iniingatan. Patuloy mong pagpalain na lahat ng prayer request ng aking mga kapatid, ang mga taong nasa isipan nila ngayon, ang mga mahal namin sa buhay na kailangan po ng himala, kalakasan, kalusugan, kagalingan. Patuloy mong abutin ng iyong kapangyarihan ang kanilang buhay. Pagpalain mo rin ang aking mga kapatid sa oras na ito, na patuloy pong dumadalangin, dumudulog sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, ang iyong salita nagbibigay sa amin ng kagalingan. Ang iyong salita bumabago ng aming mga puso. At ang iyong salita naghahatid ng himala sa aming mga buhay. Kaya Ama, pagpalain mo po ang lahat ng handog ng aking mga kapatid sa iyong gawain. At patuloy na ibalik ng higit sa sapat nilang pangangailangan ng gustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw. At inaangkin po namin, Panginoon, ang patuloy na matagumpay na buhay dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
God bless us all and count your blessings. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother Mede. God bless. Oh, God bless. Thank you, Lord. Salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.